Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga-Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood po ng video reaction na ito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas na numang kapamkan. Mga kaibigan, alam ko na medyo huli na ang aking reaction patungkol dito sa Senate hearing na nangyari noong September 27. Ito yung mga kaibigan yung tungkol sa PCSO, nagalit na galit itong si Raffy Tulfo at halos sigawan niya yung dalawang abogado na nag-represent ng PCSO. At ito mga kaibigan, hindi nasindak ni Raffy Tulfo, lalong-lalo na yung abogada na minamaliit niya mga kaibigan at akala niya masisindak niya. Siya ang ginisa nitong abogado mga kaibigan. At dito talaga natin nakikita na ang lahat ng mga sinasabi ni Raffy Tulfo ay kulang sa pananaliksik. Kulang sa pananaliksik at bukod dyan mga kaibigan ay tinitingnan niya yung mga resource person kung kayang-kaya niya ba na sigaw-sigawan ito o hindi. Kasi yung nangyaring Senate hearing kahapon patungkol dyan sa budget ng Department of Justice, medyo malumbay ang pananalita ni Raffy Tulfo dahil alam niya sarili niya na hindi niya kayang sigaw-sigawan si Secretary Remulla at saka nandyan nga si Chief Pau Acosta at nandun din mga kaibigan sa hearing kahapon si Bucor Katapang. So hindi masyadong active si Raffy Tulfo dahil hindi niya ito masisigaw-sigawan. Pero noong September 27 patungkol dito sa hearing ng PCSO ay talaga nga naman na pinairal ni Raffy Tulfo ang kanyang pagga-grandstand. Sa anong paraan? Siyempre, gigisahin at sisindakin niya yung mga resource person. Mamalitin niya yung mga resource person. Ang hindi pa maganda dito, kapag umiling ang resource person, nagagalit siya. Bawal ang umiling na resource person sa harapan ni Raffy Tulfo. Bakit ganon? Wala na bang karapatan ang bawat isa at talagang ahawakan na sa liig? E paano kung ang pag-iling ng isang tao ay inuugnay niya sa sarili niya dahil maaaring mali yung kanyang mga paliwanag kaya umiiling siya? Diba? Maraming ibig sabihin ng pag-iling mga kaibigan. Halimbawa, meron akong nasabi na hindi naaayon sa pinag-usapan, iiling ako. Diba? Pero kay Raffy Tulfo, bawal ang umiling sa harapan niya. Dito lang talaga tayo mga kaibigan nakakakita dito sa batch ng senators natin ngayon ng ganito. Yan sa pangunguna mga kaibigan ni Raffy Tulfo sa kanyang pagga-grandstand. Ano yung napapala ng nating lahat ng mga manunood bilang mamamayang Pilipino? Diba? Yung pagsigaw-sigaw. Kasi ito naman ng mga bumoto, no? Yung mga bilib na bilib, mga Tulfonatics, no? Sumigaw lang si Raffy Tulfo ay hero na sa paningin nila. Kahit mali pa yung mga sinasabi ni Raffy Tulfo, basta sumigaw lang, meron lang na pagalitan, meron lang na i-content dyan sa Senado, ipakulong dyan mismo sa ibaba ng Senado. No? Hero na sa kanila yon. Nakakalungkot lang mga kaibigan kasi wala na sa proper decorum ang ating Senado sa ngayon. No? Ikumpara nung mga nakaraan na batch ng mga senador natin na meron silang magandang hearing. Matapos yung hearing, may magandang resulta, walang nasigawan, walang nasabihan ng inutil at kung ano-ano pa. Pero sa ngayon mga kaibigan, bawat resource person na iniimbitahan dyan sa Senado, tinitingnan muna siguro kung kayang-kaya bang sigawan. Eh ito, itong abugadang ito, mga kaibigan, na naipinadala ng PCSO ay hindi niya nasindang. Panorin natin, mga kaibigan. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo, si Robles. We send a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO?
Samantala, Galit na galit, mga kaibigan, si Raffy Tulfo. Ang yayabang daw ng mga naandyan sa PCSO. No? At sumigaw talaga siya. Sumigaw siya, mga kaibigan. Eh, pwede mo sigurong gawin yan, Raffy Tulfo, kung naandyan mismo yung head ng PCSO. Eh, yung mga kaharap mo ay mga representative lang, ipinadala lang ng PCSO. Bakit ganyan mo silang tratuhin? Pwede ka naman na hindi sumigaw. Magkakaintindihan pa tayo. Gusto mo ba na lahat ng resource person ay nanginginig dyan sa harapan mo? Hindi lahat ng tao nasisindak, lalo na kapag maalam nila yung kanilang bit-bit-bit-bit na talino at kaalaman. Ang nasisindak siguro yung kulang sa kaalaman at pinag-aralan. At ang alam natin, dyan lamang nangyayari ito sa kanto. Yung mga tambay-tambay ang gumagawa ng ganito. Pero yung mga ganito na napaka-formal na hearing, iwasan sana yung pagsigaw-sigaw. Kasi yung sinisigawan mo, ano ho, Senator Raffy Tulfo, ay hindi naman basta-basta yan na tao. May mga pinag-aralan yan. Itong dalawa na pinadala ng PCSO, lahat sila abogado. Mas mataas ang pinag-aralan kaysa sa'yo. At hindi naman siguro sila deserve na masigawan, no? Nang dahil lamang sa kagustuhan mo. Kasi hindi na, yung introduction pa lamang ni Raffy Tulfo, mga kaibigan dito, ay wala na sa topic. Yung salitang mayabang ang mga taga-PCSO. General na, mga kaibigan, lahat ng naandyan sa PCSO, mayabang sa paningin ni Raffy Tulfo. Diba? Paano nangyari yon? Hindi lang sumipot dyan sa hearing na pinatawag ninyo, baka naman kasi mas may importanteng trabaho ang PCSO, no? Kaysa sa pagdinig dyan sa Senado ng kung ano-ano ang mga katanungan ninyo. Siyempre, dahil nagtatrabaho sila, uunahin nila yung kanilang trabaho. Di ba? At katulad nga nito, ikaw ang inuna nila, pumunta na, merong mga representative na ipinadala ang PCSO. Pero imbis na i-welcome mo sila, imbis na pakinggan kung ano yung kanilang mga sasabihin, ay sinigawan mo na kagad. Diba? Walid yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule. And then pagdating ng date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat, last minute, na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. I'm sorry, kayong dalawa, baka mag-iisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den, ni kong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo? No, let me speak first. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo makaten. Dahil launching ng iloto. At nag-request kayo ng reschedule. For another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And pagdating ng date na yun, the day before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Hindi pa ako nagbanta na mag-privilege speech ako. At ipapasabihin ako po kayo. Hindi pa sana kami katin. May umatin nga, dadalawa lang. Bakit kailangan magbanta ni Raffy Tulfo sa mga resource person, mga kaibigan? Hindi naman siguro kailangan na bantaan, di ba? Talagang grandstanding ang nangyayari dyan sa Senado, mga kaibigan, kapag si Senator Raffy Tulfo na ang nagsalita. Bakit hindi pakinggan kung ano muna yung kanilang mga paliwanag? Hindi na talaga pasalitain pag talagang gigisay na. Siya mismo, galing mismo sa bibig ni Raffy Tulfo na magigisa ang dalawang resource person na ito na ipinadala, no, ng PCSO. Diba? Pasensya ka, Raffy Tulfo, dahil hindi nasindak itong dalawang resource person na pinadala ng PCSO. Bakit ganun na lamang ang galit ni Raffy Tulfo sa mga ito? Hindi lang makapunta, no? Sa hearing na pinatawag, ganyan na, sisigaw-sigawan na. Hindi lang makapunta, diba? Lahat na lang mali sa harapan ni Raffy Tulfo. Kapag umiling ang resource person, pagagalitan niya. Kapag magsalita, babarahin niya. Kapag magpaliwanag, mali ang paliwanag.
Ano na lang, bakit inimbitahan pa sila? Diyan, Sara Senado, kung hindi naman sila papapagsalitain, di ho ba? Kung hindi papakinggan kung ano yung kanilang mga paliwanag. Kaya nga inimbitahan diyan sa Senado para mapakinggan kung ano yung kanilang mga paliwanag. At kapag nakita ng isang nagtatanong na senador kung ano yung problema, saka siya mag-iisip kung ano yung batas na pwede niyang gawin para maresolbahan ang mga ganitong sistema na napag-uusapan mismo diyan sa Senado. Hindi yung ang tingin mo sa isang tao o sa resource person ay kriminal. Hindi ho sila kriminal. Senator Raffy Tulfo, hindi na magandang panuurin, no? Pakinggan kung ano yung mga nabibitawan mong salita para sa mga resource person. Unang-una, itong dalawang ipinadala, no? Na representative ng PCSO, no? Ay wala silang personal na kasalanan sa iyo. So hindi nila, para sa akin lang mga kaibigan, ha? Hindi nila deserve na makatanggap ng sigaw mula sa iyo. Hindi mo kailangang manako. Hindi mo kailangang magbanta mula mismo sa bibig mo na kung hindi ka pa nagbanta o hindi sila dadalo sa hearing na ito, gaano ba ito kaimportante? At gaano kaimportante yung ilalaunch, no, ng PCS ko nung date na yon na hearing sana dyan sa Senado? Gaano kaimportante yung hearing na attendan dyan sa Senado kumpara doon sa trabaho dyan sa PCSO? Hindi ba pwedeng intindihin kung gaano sila kabisi kaya hindi sila naka-attend? No, galit ako. Kasi lumilito na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Go ahead, attorney, contact. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako sa sistema na hinilatan nyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO, not you personally. I'm sorry kung ikaw ay na-offend. It's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to also would like to acknowledge the presence of Senator. Ayan mga kaibigan, magsasalita pa lamang itong abogada, no? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito talaga si Raffy Tulfo. Hindi niya mabigyan ng oras o minuto na makapagsalita muna ang isang tao. Mapakinggan, kasi para sa akin mga kaibigan, ang resource person ang sasabihin o ang ipapaliwanag ng resource person ang pinaka-importanting mapakinggan, hindi lamang ng mga Senado, kundi tayo rin na mga viewers. Nakapublic ito at importanting malaman natin kung ano na ang mga nangyayari. Kaya nga, nakapublic para sa kaalaman ng karamihan, hindi lamang para sa mga senador, kundi para sa bawat isang mamamayang Pilipino. Wala naman kaming pakialam, Senator Raffy Tulfo, kung ikaw ay galit. Lalong walang pakialam siguro sa'yo itong resource person kung galit ka o hindi, dahil ang bit-bit nila yung kanilang kaalaman patungkol sa kanilang trabaho. Diba? At ang mga manunood, kung magaling lang na mag-analisa, o anong mangyayari, anong sasabihin? Wala kaming pakialam kung galit ka. Dahil ang kailangan naming mapakinggan kung ano yung paliwanag ng resource person. Bakit mo puputulin, magsasalita pa lang, bubuelo pa lang na magsalita, mag-good morning pa lang, puputulin mo na? Kaunting politeness naman, kahit ang tingin mo sa mga resource person ay napakaliit nila. Dahil ikaw ay senador, pero kung ang pagbabasihan ay pinag-aralan, mas lamang, mas halos naman na, no? Ang mga ganitong tao ay mas may pinag-aralan kaysa sa iyo. So kaunting respeto naman bilang kapwa, kahit senador ka pa at resource person lamang ang kaharap mo. Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. To be frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our BLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, let me cut you off.
nung kinansel niyo yung unang patawag namin, kayo mismo nagbigay ng date kasi sabi niyo meron kayong e-loto launching. And then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yun, isa-set natin for next hearing, kayo po nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi niyo, hindi kayo maka-attend. Lahat kayo, parang boycott. Kasi sabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Parang kayo ng Diyos sa PCSO? No, Your Honor. Bakit kailangan banggitin yung anak ng Diyos? Eh, lahat naman tayo anak ng Diyos. Diba? Ikaw ba? Hindi? Bakit kailangan banggitin ng mga ganito? Kapag galit na si Rafi Tulfo, kung ano-ano na yung lumalabas sa kanyang bibig. At hindi talaga siya, no, ready na pakinggan kung ano man ang paliwanag ng mga kausap niya. Lalong-lalo na yung inimbitahan nila na mga resource persons. Diba? So anyway, mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito, kaya galit na galit itong si Rafi Tulfo at kontang kontra siya sa Iloto, mga kaibigan, ay wala siyang magagawa. Kung ito man ay ma-approve at naging Iloto nga, mga kaibigan, ibig sabihin wala nang pipila para bumili ng ticket o ng no, yung loto. At pwedeng sa apps na lang, mga kaibigan. Eh kung talagang ayaw ni Rafi Tulfo dito at kontra siya, oh, eh gumawa siya ng batas dahil wala namang batas na nagbabawal. Oh, kung ang PCSO ay gawing iloto na ang pagtaya at ang gamitin ay apps na lang, mga kaibigan. Kasi parang ang Pilipinas na lang ang, no, ang hindi gumagamit ng apps patungkol dito sa mga loto. Kasi dito sa bansang pinagtatrabahuan ko, sa apps na, mga kaibigan. Magpipindot ka lang as long as na meron kang bank account, pwede kang tumaya. Di ba? Napaka-convenient na kapag apps na. So, ako hindi ako kontra. So, kung si Rafi Tulfo kontra sa mga ganyan, wala kang magagawa kung walang batas. Gumawa ka muna ng batas para mapigilan at mangyari kung ano yung ang iyong kagustuhan. So, mga kaibigan, ang aking reaction patungkol dito. Ako po muli si Lou, ang inyong ka-informative. Mabuhay.